Minamahal kong mga kapatid, tayo po ay magsitayo at dadako na po tayo sa pagkain ng salita ng mahal na Panginoong Hesukristo. Magbigay galang po sa dating mga ngaral, ate pong beloved preacher, Mark Noel. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po, beloved Elder Brother Jaime. Di ba happy? Tayo po mga minamahal ay manalangin. Praise God. O budakilang Diyos, ang manaming banal, sa matamis at makapangyari ang pangalan ni Jesus. Sa unat dalangin po ng aming minamahal at ginagalang mahal na Pastor Willis Rada Almeda. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa mga naunang bahagi na yung malagawain, na yung pinagpalang lubos, mahal na Panginoon. Tinanggap niya sa kalangitan ang aming mga pagpupurit, pagsamba, naging mabangon sa iyo sa iyong balaharapan. Lalong higit, mahal na Panginoon, sa iyong napakatamis at banal na presensya, lagi mong ipinadarama sa amin, nagbigay ng kagalakan, kapayapaan sa aming mga puso at kaisipan. Kaya sa mga oras na ito, O Diyos, narito po kami sa pag-aaral lang yung banal salita, ngunit bago lahat, muli kami humingi ng tawad. Lalo na po ang iyong abang lingkod, sa lahat ng mga pagkukulang pagkakasala, patawarin mo po kami, mahal na Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, pagpalain mo po kami muli sa pamamagitan ng iyong banal salita. Ikaw nga po, O Diyos, ang maglagay ng mga katagang lalabas sa aking mga labis. Sa ganang akin, wala akong magagawa kaysa maraming basahan lamang sa iyong harapan. At sa ulat, dalangin namin, mahal na Pastor, sama-sama naming sinasaway anumang hadlang gawa ng kaaway, demons of hindrances and beliefs and doubts, cast out in Jesus' name. In the mighty name of there is Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Makaupo po tayo mga minamahal. Amen. Purihin ng ating mahal Panginoon. Napakaiksi na po ng ating oras. Kaya ibigay na po natin ang ating atensyon sa ating mahal Panginoon. Bago tayo magpatuloy, mga minamahal, nais kong may paabot sa ating mahal na Panginoon. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagpaparangal, walang hanggang pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang, ang Diyos na pinagbubukalan ng lahat ng mga pagpapala, Diyos na sagana sa kagandahang loob, punong-puno ng habag at awa sa ating lahat. Praise the Lord, and I give double honor and respect to our dearly beloved evangelist, honorable pastor, Willis Rada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Praise the Lord po, mahal na Pastor. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, our beloved mama dear. Greetings and respect to all beloved Almeda children, to all beloved Almeda family. Praise the Lord po. Sa lahat ng ating mga live webcast viewers all over the world, God bless you so much for tuning in. Gayun din po ang pagbati ng magandang umaga na sa ating beloved ordained preacher, sampu na kanyang mga mahal sa buhay. Sa lahat po ng ginagamit sa manaubasan na ating mahal na Panginoon at sa inyong lahat mga minamahal, mapagpalang umaga po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po yung mag-aral na ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon, ating talakayin sa umagang ito. Return unto thy rest. The Lord has been good to you. Return unto thy rest. The Lord has been good to you. Bumalik ka sa iyong kapahingahan. Ginawan ka ng mabuti ng Panginoon. Pag-ibasa po ang ating teksto, aklat ng mga awit 116:7 hanggang 8. Kindly po. Mga awit 116:7 hanggang 8. Bumalik ka sa iyong kapahingahan, o kaluluwa ko, sapagkat ginawan ka ng mabuti ng Panginoon, sapagkat iyong iniligtas ang kaluluwa ko sa kamatayan, at ang mga mata ko sa mga luha, at ang mga paa ko sa pagkabuwal. Amen. Everybody shall praise the Lord. Lahat ng ginawa ng mabuti, mahal na Panginoon, pumalakpak po ng malakas. Praise the Lord! Ano ba ang ginawa ng Diyos sa atin, mga minamahal? Kaya nga pa ulit-ulit po natin napapakinggan sa banal na pulpito. Sino tayo, mga minamahal? Hindi tayo basta-basta Kristiyano lamang. Everybody say amen. Hindi tayo basta-basta sumisigaw lamang na tayo ay tagalangit at mga tunay na anak ng Diyos. Dahil tayo po ay mayroong mga pruweba at ebidensya. Everybody say praise the Lord. Dito pa lamang sa lupa, mga minamahal, ay ginawa na tayo ng mabuti ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya't ang ating kaluluwa ay bumalik sa tinatawag na kapahingahan. Sabi ng verse 8, mga minamahal, iniligtas ng Diyos ang ating kaluluwa sa kamatayan.
Ano ba yung kamatayan na tinutukoy ng Biblia? There are two kinds of death. Una yung tinatawag na physical death, mga minamahal. Kamatayan sa laman, bunga ng ating kasalanan, dahil sabi ng Biblia, the wages of sin is death. Everybody say, praise the Lord. Kaya kapag nagpatuloy ang isang tao sa makasalanang buhay, ang bunga niyan ay karamdaman, mga minamahal. At sa ayaw at sa gusto ng tao, siya magkakaroon na tinatawag na kabayaran. At ang kabayaran na sinasabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Everybody say amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pero ang sabi po ng ating nabasa, dahil tayo'y ginawa ng mabuti ng mahal na Panginoon, ang sabi ng ating nabasa, iniligtas niya ang ating kaluluwa sa tinatawag na ikalawang kamatayan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pagkatapos mamatay sa physical, itatapon ang ating kaluluwa sa impyerno, which is not temporary, mga minamahal. Hindi temporary, that is forever, mga minamahal ko. Habang buhay na paghihirap. Kaya mga minamahal, napakapalad po ng bawat isa sa atin. Everybody say amen. Napakapalad ng bawat isa na narito ngayon, mga minamahal, dahil tayo po ay iniligtas ng Diyos sa tinatawag na ikalawang kamatayan na tayo ginawan ng mabuti ng ating mahal na Panginoon. Mapalakpakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon? Kaya nga mga minamahal, kung ang Kristiyano ay kunin ng mahal na Panginoon, ito ay hindi kabayaran ng ating kasalanan. Dahil sa mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, na naghihintay sa kanyang pagbabalik, wala nang puwang ang tinatawag na ikalawang kamatayan. Everybody say amen. Kaya kapag ang Kristiyano, nauna, umuwi na sa piling ng Diyos, hindi kabayaran ang tawag niya sa kanyang kasalanan. Ang ibig sabihin niyan, mga minamahal, ay gantimpala na ang kanyang pagsalubong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag ang isang Kristiyano matuwid na naglingkod sa ating mahal na Panginoon, wala nang puwang ang tinatawag na ikalawang kamatayan sa atin. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano pa yung sinabi ng verse 8, mga minamahal? Maging ang ating mga mata ay iniligtas ng Diyos sa pagluha. Saan pagluha ang sinabi ng mahal na Panginoon dito? Iniligtas ng mahal na Panginoon ating mata sa pagluha. Pagluha sa mga kabiguan. Pagluha sa kalungkutan. Iniligtas ng Diyos ang ating mga mata sa pagluha sa karamdaman. Pagluha sa kahirapan. Dahil sabi ng ating nabasa tayo, iniligtas ng Diyos sa mga pagluhang ito. Everybody say amen? Sa mga panahon ngayon, mga minamahal, tayo mainit na naglilingkod sa Diyos. Tayo po ba ay umiiyak pa sa kabiguan? Tayo ba ay umiiyak pa sa kalungkutan? Tayo ba ay umiiyak pa sa pagdurusa? Hindi na. Everybody say amen. Saan tayo lumuluha ngayon, mga minamahal? Ang ating mga mata ay lumuluha dahil sa banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa kabutihan, katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Everybody say praise the Lord. Kaya nga tayo lumuluha ngayon dahil sa sobrang pasasalamat natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano yung sinabi ng last sentence? Ang sabi ng huling sentence ay iniligtas ng Diyos ang ating mga paa sa pagkabuwal. Everybody say praise the Lord. Pagkabuwal. Noon mga minamahal, nung hindi pa tayo nakakilala sa tunay na Diyos, kapag tayo po ay nabuwal, tuloy-tuloy na ang ating kabiguan. Everybody say amen. Noon ganyan ang ating kalagayan. Kapag tayo nabuwal, mga minamahal, hindi na tayo halos makabangon. Everybody say praise the Lord. Kaya nga yung iba, nung ginawa ng ibang tao, inihandog na lamang ang kanilang sarili sa impyerno. Paano natin nasabi? Sa matinding kabiguan sa buhay, sa matinding pagdurusa sa buhay, kumapit sa patilim, gumawa na lang ng kaharasan, mga minamahal, upang maibsan yung kanilang pinagdaraanang magulong buhay, upang makaraos sa masamang kalagayan, mga minamahal. Walang kamalay-malay ang mga tao, mga minamahal, maging tayo noon. Wala tayong kamalay-malay, mga minamahal, na yung ating panandali ang solusyon na ginawa noon sa ating buhay, ang kapalit pala ay habang buhay na pagdurusa. Everybody say amen. Ngunit ngayon, mga minamahal, tayo'y ginawan ng mabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating nakamtan ngayon, panghabang buhay na kapahingahan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. At hindi lamang iyon, mga minamahal.
Ang sabi, tayo iniligtas ng mahal na Panginoon sa tiyak na kapahamakan na darating. Kaya nga mga minamahal, mayroong matinding kapahamakan ang darating sa sanlibutan ito, mga minamahal. Kaya kung ating pagmasdan ang ating mundo, pagmasdan natin ang mga nangyayari sa buong sanlibutan, mga minamahal, dapat ang Kristiyano mulat ang ating mga espiritual na mata, mga minamahal. Dapat ang ating nakikita, hindi ang karanyaan ng sanlibutan. Dapat ang ating nakikita, hindi yung mga pinagmamalaki ng sanlibutan, ang mga nakakaakit, mga bagay na pwede tayong madaya. Dapat hindi yan ang ating nakikita. Dapat ang ating nakikita, bukas ang ating espiritual na mata, na ang hula sa Biblia ay nagaganap na sa ating harapan, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Pero ang sabi ng Biblia, dahil ang Diyos ay ginawan tayo ng mabuti, kaya nga yung ating kaluluwa na lumbalik sa kapahingahan. Ang sabi ng mahal na Panginoon, tayo iniligtas niya sa tiyak na kapahamakan na darating. Bakit? Alam niyo mga minamahal, mula nang tayo'y naniwala sa salita ng Diyos, mula nang ating isinuko ang ating buhay sa mahal na Panginoon, ang sabi ng mahal na Panginoon, tayo po ay nagkaroon ng bahagi sa mahal na Panginoon. Tayo po ay naging kabahagi ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Yeah. Kahit anong mangyari, ano man mangyari dito sa sanlibutan ito, mga minamahal, hindi po tayo iiwan at pababayaan ng mahal na Panginoon dahil tayo ay naging bahagi ng mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Basahin po natin, aklat ng mga awit, 63:26-28. Makibasa po. Awit 63:26-28. Aking lamat, ang aking puso ay nang lupaypay. Ngunit ang Diyos ay kalakasan ko ng aking puso at bahagi kong magpakilanman. Sapagkat narito, silang malalayo sa iyo ay mga lilipol, yung ibinuwal silang lahat na nakikiapid, na nagsisiwalay sa iyo. 28. Ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos, ginawa kong kanlungan ang Panginoon Diyos upang aking maisasay ang lahat ng iyong mga gawa. Everybody shout praise the Lord! Sabi ng 26, mga minamahal, ang aking laman at ang aking puso ay nangalupaypay. Ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso at bahagi ko magpakailan paman. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Ngayon, mga minamahal, nasa atin ang mabuting bagay na ginawa ng Diyos. Dito tayo sumasagana, mga minamahal. Dito tayo may katiyakan, mga minamahal. Sabi ng kasulatan, dumating man ang panglulupaypay, dumating man ang matinding pagsubok o kahirapan, ang Diyos ang ating kalakasan. Everybody say amen. Ang Diyos ngayon, ang ating sandigan, ang ating takbuhan sa panahon ng kagipitan. Bakit? Dahil tayo ay naging kabahagi ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibang-iba ang ating kalagayan noon at ngayon, mga minamahal. Huwag nating kalilimutan. Noon, pinipilit nating maging malakas. Noon, pinipilit po nating maging matapang. Noon, pinipilit nating maging matagumpay. Subalit ang katotohanan, mga minamahal, tayo ay palaging bigo. Everybody say amen. Lumalabas ang katotohanan na tayo po ay mahina, na tayo'y walang magagawa, mga minamahal. Subalit sabi ng ating nabasa, dumating man ngayon ang panglulupaypay, dumating man ngayon ang pagsubok, dumating man ang pag-uusik sa mga Kristiyano, ang Diyos ngayon ang ating kalakasan, ang ating proteksyon, ang ating sandigan, ang ating tagumpay. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Noon, kahit anong gawin natin, walang mangyari sa buhay natin. Magulong pamilya natin, lahat na ng Diyos-Diyos ang tinawag natin, hindi naging maayos ang ating kalagayan. Noon, mga minamahal, mahirap pa tayo sa daga, mahirap pa sa mahirap yung ilan sa atin, mga minamahal. Kahit anong pagsusumikap, walang mangyari. Pero ngayon, mga minamahal, simula nang tayo makakilala sa tunay na Diyos sa banal na ministeryong ito, mga minamahal, nabaliktad lahat ang ating mundo, pinagpala tayo ang mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. At huwag nating kalilimutan, mga minamahal, ang mabuting ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya ngayon, mga minamahal, hindi magbabago. Mananatiling ang Diyos ang ating proteksyon, hindi ang ating mga kayamanan dito sa lupa.
Hindi ang ating success dito sa lupa, hindi ang ating kalagayan dito sa lupa ang ating sandigan. Mananatili ang Diyos ang ating sandigan. Noong mga panahon na wala tayong makain, noong mga panahon na tayo nalugmok sa kahirapan, panahon ng pagdurusa, ang Diyos ang ating naging sandigan. Ngayon, pinagpala na tayo ng Diyos. Hindi ba babago yan? Kahit tayo sagana, pinagpala ng mga Panginoon sa material, sa lahat ng bagay, mananatili ang Diyos ng ating sandigan. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya dapat hindi nakalagak ang ating tiwala sa kung anong mayroon dito sa sanlibutan. Lagi ang ating tiwala ay nakalagak, walang iba kung sa ating pong palaging pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Dahil mga minamahal, kapag tayo po ay lagi nakasandig sa Diyos, anumang ating lakad, anumang ating gawin, mga minamahal, anumang ating planuhin, palaging pagpapalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen? Buhay na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng verse 27, ikaw ay lumayo. Kapag ikaw ay lumayo sa Diyos, ibig sabihin, ayaw mo siyang maging kabahagi. Mga minamahal, may iba kasing Kristiyano, ginawa na ng mabuti ng mahal na Panginoon. Pinakitahanan ng himala, sa mutsaring himala, mga minamahal, katakot-takot na katugunan sa panalangin, iba Kristiyano, lumalayo pa din sa mahal na Panginoon. Kaya sabi ng verse 27, mga minamahal, kapag ikaw ay lumayo sa mahal na Panginoon, ibig sabihin, ayaw mong maging kabahagi ang Diyos sa iyong buhay. At kapag nagpatuloy ito, mga minamahal, na ayaw mong maging kabahagi ang Diyos sa iyong buhay, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, kasama ang Kristiyanong ito o ang taong ito na malilipol at nakahanda sa huling araw sa kapahamakan. Everybody say amen. Kasi mga minamahal, nakita mo na. Pinagpala ka na ng Diyos. Tinugon na ang mga panalangin mo sa mutsaring himala. Pagtotoo, ikaw mismo naranasan mo na tunay ang Diyos sa banal na ministeryong ito. Magalilangan ka pa ba sa mahal na Panginoon? Iiwan mo pa ba ang mahal na Panginoon? Magpapabaya ka pa ba sa paglilingkod sa Diyos? Kaya ang sabi ng Biblia, kapag ikaw ay lumayo sa Diyos, ayaw mo maging kabahagi ang Diyos. At ang sabi ng Biblia, kapag ikaw ay hindi kabahagi ng Diyos, ikaw ay kasama sa mga malilipol sa darating na panahon na nakahanda sa panahon ng kapahamakan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, habang tayo ay malapit sa Diyos, wala tayong dapat ikabahala. Everybody say amen. Habang ikaw ay sumusunod sa banal na kalooban ng Diyos, hindi ka mag-alala. Kahit anong mangyari sa sanlibutan ito, mga minamahal, kahit ibato na sa iyo lahat ng uri ng pagsubok, kahit naganang ka na ng pinakamabibigat na problema dito sa sanlibutan ito, hindi ka mababahala. Bakit? Kabahagi mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganito kasi yan, mga minamahal. Kapag kabahagi natin ang mahal na Panginoon, ibig sabihin, hindi papayag yung Diyos na siya'y mailagay sa pangit na kalagayan. Dahil kung ang anak niya ay nailalagay sa pangit na kalagayan, ang nangyayari, mga minamahal, parang ang Diyos din nailalagay sa pangit na kalagayan. Kaya hindi papayag ang ating mahal na Panginoon. Minsan bilang mga tao, habang nandito pa tayo sa lupa, bilang mga tao, may mga maling desisyon tayo minsan sa buhay. Minsan, mga minamahal, harapin natin yung consequences, mga minamahal, ang ating mga wrong decisions. Pero dahil tayo kabahagi ng Diyos, mga minamahal, kahit ikaw ay malugmok sa iyong maling desisyon, gagawa ang Diyos, gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan upang ikaw ay hanguin sa pangit na sitwasyon. Everybody say amen. Dahil hindi siya papayag, yung kanyang kabahagi ay mailagay sa pangit na kalagayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. E mga minamahal, lagi tayo, mga minamahal, sumandig sa ating mahal na Panginoon. Laging mahal na Panginoon ang lahat sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pakibasa po, aklat ng mga awit, 125:4-5. Awit 125:4-5. Gawan mo ang mabuti, o Panginoon, yung mabubuti at yung matutuwid sa kanilang mga puso. Ngunit sa nagliliko sa kanilang mga likong gawa, lakad, ilalabas ng Panginoon na kasama ng mga gawa ng kasamaan. Kapayapaan nawa,
ay sumaisrael. Everybody shall praise the Lord. Sabi ng talata, mga minamahal, gawan mo ng mabuti, O Panginoon, yaong mabubuti, at yaong matutuwid sa kanilang mga puso. Ngunit sa pagsisiliko, ngunit sa nagsisiliko sa kanilang mga likong lakad, ilalabas ng Panginoon ng kasama ng mga manggagawa ng kasamaan, kapayapaan nawa ay suma Israel. Palakpakan po natin ang ating mahal Panginoon. Kaya nga, dalawang bagay po ang dapat nating maunawaan, mga minamahal. Una, sino ang gagawa ng mabuti ng Diyos? Hindi lahat. Everybody say amen. Ang gagawa ng mabuti ng Diyos, yung matutuwid ang puso. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang gagawa ng mabuti ng mahal na Panginoon. Yung matutuwid ang puso, mga minamahal. Kaya, ang kaibahan ng mga nagsisigawa ng kalikuan at nagsisigawa ng kabutihan, mga minamahal, ay napakalaki. Everybody say amen. Ang sabi ng ating nabasa, mga minamahal, yung mga nagsisigawa ng kalikuan, ilalabas ng mahal na Panginoon kasama yung mga gumagawa ng kasamaan. Everybody say praise the Lord. Kaya nga, pag-alis ng tao sa presensya ng Diyos, kapag ang Kristiyano umalis sa presensya ng Diyos, kahit anong gawin niya, hindi po niya kayang maging mabuting tao. Kahit anong gawin niya, hindi na siya magkakaroon ng maligayang buhay, payapang buhay, kahit anong gawin niya. Kapag ang Kristiyano umiwalay sa presensya ng Diyos, mga minamahal, para katang buhay sa physical, ngunit patay ka na sa iyong kalagayan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. E dahil sabi ng Biblia, ang mga liko, mga minamahal, gumagawa ng mga kalikuan sa harapan ng Diyos, mga minamahal, ay ilalabas ng mahal na Panginoon. Ilalabas yung mga nakakilala na sa mahal na Panginoon. At hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay gumagawa pa rin ng mga bagay na labag sa mahal na Panginoon. Meron pong babala ang Diyos, nakakatakot. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ilalabas niya, aalisin niya. Sabi ng aklat ng Juan, yung sangang hindi nagbubunga, puputulin ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Subalit yung gumagawa ng mabuti, mga minamahal, kahit mahirap ang ating kalagayan, maraming umuusig sa atin, grabe ang ating mga pagsubok, mga ngunit nananatili tayong gumagawa ng kabutihan at nananatili tayong tapat sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, tatanggap po tayo ng gantimpala sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pakibasa na po, mga minamahal, second to the last verse, aklat ng mga awit, this is Ace 8 at talon sa Jesus, mga minamahal. Paprinso po sa mga mga awit, 16:8 talon sa Jesus. Aking nilagay ng nalagi ang Panginoon sa harap ko. Sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, ay hindi ako makikilos sa Jesus. Sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Isyol. Ni hindi mo man titiisin ang iyong banal, ay makakita ng kabulukan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Ano ibig sabihin ng talata, mga minamahal? Ibig sabihin, kapag palagi nating kasama ang Diyos, na sabi dito, aking inilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko, sabi ni Haring David. Ibig sabihin, ang Diyos ang nangunguna sa kanyang buhay. Ano man ang kanyang lakad, ano man ang kanyang gawin, nauuna palagi ang mahal na Panginoon. Kaya ibig sabihin, kapag palagi natin kasama ang Diyos, kapag palagi tayong busog sa salita ng Diyos, palagi tayong puspos ng mga presensya ng mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, hindi tayo makikilos. Everybody say amen. Everybody shall praise the Lord. Yun tinatawag na pananampalatayang hindi mayayanig. May dalawang klase ng pananampalataya. Pananampalataya, nananampalataya ka dahil yun ang pinaniniwalaan mo. So balik kapag dumating, mga minamahal, ang matinding pagsubok, mga minamahal, mayroong ibang pananampalatayang nayayanig. Pero sabi ng Biblia, kapag ang Diyos ay laging nasa harap natin, lagi tayong busog sa salita ng Diyos, lagi tayong puspos ng malapresensya ng mahal na Panginoon, hindi tayo makikilos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Habang hindi ka makikilos, ano yung ibig sabihin ng Diyos? Walang demonyo o impyernong mananaig sa iyo. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, bakit may mga
ibang Kristiyano ng lalamig. Yung iba, nag-backslide. Yung iba, walang gana sa balagawain, naiinip. Mga minamahal, yung iba naman, kung ano-ano ang tinitignan sa balagawain, hindi nag-focus sa mahal ng Panginoon, tinignan yung kahinaan ng kanyang kapatid, tinignan yung mga pangit sa kanyang paningin, yun na lang ang tinignan, mga minamahal. Bakit nagkakaroon ng ganyan yung ibang Kristiyano, mga minamahal? Alam niyo po ang dahilan? Hindi sila busog sa salita ng Diyos. Kulang sila sa banal na espiritu ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya kapag merong, kapag during preaching, mga minamahal, kapag hindi mo na pinakikinggan ang pangangaral ng salita ng Diyos, diyan ka manglalamig, diyan ka madaling maagaw ng kaaway. Kaya kapag sa tuwing panahon ng pangangaral ng salita ng Diyos, unawain nating mabuti palagi, mga minamahal. Doon nagsimula ang panlalamig ng Kristiyano. Kapag hindi na siya nakikinig ng salita ng Diyos, hindi na nakakakain ang kanyang kaluluwa ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. At yung mga Kristiyano naman na sumisibol ang pananampalataya, yung mga Kristiyano inuulan ng pagpapala, sila yung lagi nakikinig sa banal na ebanghelyo ng kaligtasan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, we are in the last days. Napakaiksi na lang ng ating panahon, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal, sa tuwing may pananambahan, huwag tayong magpapahuli sa biyaya. Ano aking ibig sabihin? Kapag ka nagkakapuspusan, huwag kang papayag na hindi ka mapuspos ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Kapag may nangangaral ng salita ng Diyos, letra by letra, pakinggan mo isa puso mo upang ikaw ay pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi dahil sa tumatayo, mga minamahal, kahit sinong tumayo dito, mga minamahal, ang hindi yun ang ating titignan. Ang titignan mo, yung salita ng Diyos, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ni last verse na po, mga minamahal. Revelation chapter 3, verse 10. Apokalipsis 3, Jesus. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong salibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Everybody shout, praise the Lord! Tingnan niyo po mga minamahal, may matinding pagsubok na darating, walang exempted. Tapos ang Kristiyano, parelax-relax. Tapos ang Kristiyano hindi makinig ng salita ng Diyos. Ang Kristiyano, papayag siya na uuwi siya matapos ang pananagawain na hindi ka napuspos na banal na Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon ay mayroong matinding pagsubok na darating. Everybody say amen. Alam niyo mga minamahal, kaya may pagtitiis sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Paulit-ulit po natin naririnig yan. Dahil kapag hindi po tayo marunong magtiis, maaari tayong mawala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Maiinip ka sa balagawain? Mababawasan ka, magbibigay ka sa balagawain? Papasok ka pa kinabukasan, puyat ka, pagod ka sa balagawain? Kapag wala kang pagtitiis, mga minamahal, mawawala ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, ang sabi ng talata ng ating binasa, may matinding paparating na pagsubok. Matindi. Terrible. Walang exempted, mga minamahal. Pero ano yung ating magiging baluti? Dahil ating tiniis ang pagsunod sa banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Tinupad natin ang salita ng mahal na Panginoon. Hindi naman sinabi sa Biblia, patagalan sa banal na gawain. Hindi sinabi sa Biblia, pataasan ang posisyon sa banal na gawain. Hindi yon ang sinabi ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, yung mga nagtiis na tumupad ng aking salita, sila yung iingatan ko sa matinding pagsubok. Everybody say praise the Lord. Minsan subukin tayo ng salibutan sa ating mga personal na buhay. Minsan gipitin ka ng salibutan ito na kailangan mong gawin ito. Kung hindi, mawawala ka sa ganitong kalagayan. Kung hindi, papangit ang iyong magiging kalagayan. Minsan yung ibang Kristiyano nakikompromise, mga minamahal.
Yung ibang Kristiyano, dahil mawawala sa kanya ito, siya ay maaalis sa ganitong kalagayan, pumapayag na makiayon sa sanlibutan, mga minamahal. Hindi pa matinding pagsubok yun, mga minamahal. Hindi pa. Pero yung ibang Kristiyano, naaagaw na, mga minamahal ko. Kaya nga, mga minamahal, ano ang sikreto para maging matibay ang iyong pananampalataya? Ano ang sikreto para lagi kang nakatayo sa anumang hamon, mga minamahal, ng sanlibutan ito? Ano ang sikreto? Lagi kang mabusog ng salita ng ating Malipanginoon. Lagi kang naguumapaw ng kapuspusan ng banal na presensya ng ating Malipanginoon. Yan lang ang sikreto. Wala nang iba, mga minamahal ko. Yan lang. Yung ating mga mabubuting gawa, yung ating mga minyal, secondary lang yan. Mga minamahal ko, let's always focus in the Word of God. Mag-focus lagi sa salita ng Diyos. Mag-focus lagi na madama ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Dahil, mga minamahal, ang Holy Spirit ang kaisa-isa at wala ng ibang matibay na ebidensya na ikaw ang iyong pagsamba ay nakaabot sa langit, sa baanan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Minsan, madarapa tayo, mga minamahal. Minsan, mapagbigyan natin yung ating mga kahinaan, ating mga pagkukulang. Mga minamahal, bilang tao, mga minamahal ko. Pero, mga minamahal, tatandaan lagi natin, lagi tayong babangon, mga minamahal. Huwag tayong mananatili sa ganoong kalagayan, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Babangon ka, lalaban ka. Alalahanin mo yung inialay sa'yo ng mahal na Panginoon. Alalahanin mo yung kasalanan mo na pinatawad ng Diyos, mga minamahal. Lalaban ka. Hindi ka papayag na malugmok, lalo, mga minamahal. Dahil yan ang plano ng kaaway ng Diyos. Ilugmok tayo sa ating mga kahinaan. Ilugmok tayo sa ating mga pagkakulang, pagkakasala sa mahal na Panginoon. Subalit huwag mong kalilimutan na ikaw ay bahagi ng ating pinakamamahal na Panginoon. At gagawa siya ng paraan upang ikaw ay hanguin, mga minamahal. Pero kailangan may gagawin ka rin. Kailangan mong lumayo sa lahat ng uri ng gawa ng makasalimutang mundong ito. Everybody shall praise the Lord. Mga minamahal, wala po tayong ibang kapahingahan. Hindi ang mga bagay sa salimutang ito, kundi sa piling ng ating mahal na Panginoon. Walang ibang kapahingahan. Sabi natin, beloved mama dear, huwag na nating nasain pa na tayo magpahinga sa mundong ito. Dahil hindi po tayo taga dito sa mundong ito, mga minamahal. Kaya wala dito yung ating kapahingahan. Kahit anong gawin natin, hindi natin matatagpuan dito yung ating mga pangarap. Kahit anong ating gawin, mga minamahal, hindi natin makikita dito yung ating hinahanap. Dahil tayo, mga minamahal, ay taga langit na, mga minamahal. Ang mga bagay sa langit, yun na ang makapagpapaligaya sa atin. Yun na ang makapagpasatisfied ng ating mga puso. Kaya kahit anong gawin natin dito sa mundo, mga minamahal, hindi tayo malulubos ang kaligayahan. Kahit mapunta sa iyo lahat ng mga bagay, lahat ng mga pangarap mo, makamtan mo, mga minamahal, hindi ka pa rin lubos na magiging masaya. Dahil ang ating buhay dito sa mundo ay temporary lamang. Tayo ay tagalangit. Nandoon sa piling ng Diyos ang ating kapahingahan. Nandoon sa piling ng Diyos ang ating mga pangarap, ang ating tagumpay na sa piling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ah, maganda na po ang ating mga awit at ating manudugtog, mga minamahal. Kaya mga minamahal, dapat ang mga anak ng Diyos ay abala sa paghahanda sa pagbabalik po ng ating mahal na Panginoon. Doon tayo magiging abala, mga minamahal. Ang tao sa sanlibutan, walang pagbabago. Dumating ang pandemic, ang mga tao, panandali ang naghanap ng Diyos, subalit bumalik na naman ang kaluwagan, bumalik na naman ang panandali ang kapayapaan, bumalik ang mga tao sa sanlibutan sa dating gawi at mas lalo pang sumama. Everybody say praise the Lord. Bumalik sila sa dating gawi, sa paghahanda, sa kanilang mga kinabukasan, mga minamahal, subalit iba tayo. Iba tayo, mga minamahal, tayo ay abala sa paghahanda, sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Habang tayo umaaw,